welcome po sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, isubscribe nyo na po and click the notification bell para po ma-update namin kayo sa mga bagong videos po natin. Sa mga hindi pa po nakafollow sa aming Facebook page na wifitech.ph, pakilike na lang po para po ma-update namin po kayo sa mga bagong trending na gadgets and accessories po natin na nakalagay po dito sa may gilid. Before po tayo mag-set up po sa phone po natin na Smart Flexible Full PTZ Camera ni V380, mag-download muna tayo sa phone po natin ng V380 or V380S na application po. Pwede po siya sa Android and then iOS po ng mga phone po natin. So, let's start. Buksan na po natin yung laman ng V380 po natin. Sa loob po ng box, may nakalagay na user manual. Ang kabitan ng CCTV po natin. Dito. Ganyan. So, dito yung camera. Ito lang po natin i-adjust. At itong screw po niya. Charger. And then last, itong camera po natin na bago na V380. Sa parts po naman ng CCTV po natin, ito pong sa gitna, ito po yung camera po niya. Napalibutan po siya ng mga bilog-bilog. Ito po yung para sa night vision po niya. And then, may vacant po naman na bilog dito sa taas. Ito po yung sensor niya. Sa likod po niya, may dalawa po siyang antenna. Ito po yun. And then, sa ilalim po niya, may saksakan po siya ng internet. And then, saksakan ng charger. And then, yung reset button po niya. I-discuss ko po ito mamaya. And then, saksakan po siya ng SD card. Speaking of SD card po, advice ko po sa inyo, bumili po kayo ng SD card na class 10 po. Any brand, basta class 10 lang po na SD card yung bibili ninyo. And then, ingat na lang po sa mga fake po na mga SD card na lumalabas sa market po natin. Kasi pag makabili po kayo ng fake po na SD card, kawawa naman po yung CCTV po natin kasi magkakalos po yung system niya. And then, hindi nyo na po magamit itong CCTV po natin pag naka-timing po kayo na fake po na nabili nyo na SD card po. Okay, dito naman po tayo sa ilalim ng CCTV po natin. May reset po siya dito sa bandang kaliwa. And then sa taas po, may nakalagay po dito na user admin. It, and then yung mga number. Ito po yung gagamitin natin mamaya sa pag-set up po ng camera po natin sa true phone po. And then, ito po yung barcode niya. Okay, sa-set up na po natin itong camera po natin na Smart Flexible Full PTZ Camera ni V380. So, ito na po yung charger niya. Saksak lang po natin. And then, saksak ko lang sa extension po namin. And then, i-on ko na po yung switch po natin. Yun. Antayin na lang po natin siyang magsalita ng access point established bago natin siyang i-set up sa phone po natin. Yun. Pag magsalita na po siya ng access point established, yun na po siya para i-set up. So, first step po natin, ito po yung napaka-importante na gawin po natin sa pag-set up. Ito po yung ilong press po natin yung reset button po niya. Ito yung iba po, dun po sila nagkakamali, nalilimutan po nila yung pag-reset po ng CCTV po nila. So, dito lang po siya. Hanapin lang po ninyo dito po sa likod or dito po sa ilalim ng camera po natin. Or dito po. Pumpas lang po natin siya ng mga 3 to 6 seconds po para po ma-reset po siya ng gusto po. And then, start natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun.
Nagsalita na po siya ng access point is tablet. Ibig sabihin, okay na siya, ready to set up na siya. And then, punta tayo sa phone po natin. Kung sinabi ko kanina, mag-download po tayo ng V380 or V380S. Ito po yun. V380 or V380S. So, nasa kanilang dalawa, pili lang po kayo dyan kung saan po yung gagamitin po ninyo. So, before po tayo pumunta ng application po natin, punta tayo ng ang settings sa phone po natin. So, as of now po, yung CCTV camera po natin po yung advantage ng CCTV camera ni V380 po kasi may dalawang mode po siya. Yung isa, AP mode. And then, yung pangalawa, station mode. Yung AP mode po, i-explain ko lang po sa inyo. Yung AP mode, ma-view po ninyo siya kahit wala pong internet na nasa area lang po kayo na malapit sa CCTV camera po natin. Mga 10 meters away po from the CCTV, ma-view nyo po siya yung real-time viewing po ng CCTV camera po natin. Pag umalis naman po kayo sa bahay or sa office na nilagay, kung saan nilagay po ninyo itong CCTV po natin, nangangailangan na po siya ng internet po. Yun po yung station mode po. Kung malayo po kayo sa area o pumunta po kayo sa ibang bansa, yun na po na i-coconnect po ninyo ito siya sa station mode po, which is nangangailangan siya ng internet connection po na kahit malayo po kayo, makikita nyo po yung real-time viewing po ng CCTV camera po natin. Ulitin ko lang po, may dalawa po mode itong V380 CCTV camera po natin. May AP mode, which is okay lang kahit walang internet. Mag-view niyo po siya. Pero nasa area lang po kayo kung saan yung CCTV camera. And then, yung station mode po naman, mag-view niyo po ito kahit malayo po kayo. Pero, nangangailangan siya ng internet connection. Kahit may internet po kayo sa phone po ninyo, pero yung sa camera po, walang internet, so hindi po ninyo siya mabibigyan. Internet po, internet lang po yung connection po nila. Hindi magagana yung isa kung wala po yung isang gadget na walang internet. So, yun lang po. Yun lang po yung mode po ng dalawa. So, CCTV, let's start na po. Yun. Punta na tayo sa settings ng phone po natin. And then, sa Wi-Fi. And then, hanapin lang po natin yung may nakalagay na MB number. So, ito po yun. MB number. Click lang natin. I-connect lang natin siya. So, ito po yung AP mode po niya. Ito po yung sinasabi ko kanina na kahit walang internet, makikita nyo po yung real-time viewing po ng CCTV po natin. Pag may internet naman po kayo, yun na po yung time na isa-set po natin siya sa network settings po na station mode po. And then, pag na-connect na po siya, punta na po tayo sa application po natin na V380 or V380S po. So, mas okay po ako sa V380S. So, click lang natin. And then, may nalagay dito na plus sign. Click lang natin ang plus. Okay, next, sinasabi dito na new device configuration and then add network device. So, click lang natin ang add network device. Yun. And then, nakasa dito, add device manually. Naghihingi siya ng device ID, username, password, and then sa baba, may LAN search, and then add to list. Apunta tayo sa device ID po niya. Yung device ID po niya na hinihingi, ito po yung sinabi ko kanina na number po ng CCTV camera po natin, which is yung sa ilalim po niya nakalagay. Kita ko lang po. So, ito po yung hinihingi ng application po natin na device ID. So, ilagay ko lang po. Type ko lang po yung device ID niya. 2625985. And then, nalagay ko na po yung device ID po niya na 2625985. And then, username, hayaan nyo lang siyang nakalagay na admin. And then, yung password, huwag nyo muna po siyang lagyan ng password. So, mamaya na lang po. So, done. I-click ko lang yung add to list. Yan, na-check. And then, lalabas na yung screen ng CCTV po natin. So, sa labas po, may nakalagay dito na delete.
message, alarm, edit, and then sa settings. So, i-play lang natin to. Ayan. Play lang po natin. Security notice. The current device does not have a password yet. In order to protect your privacy, please set one. So, i-yes lang natin. Then, mag-configure siya. So, yung username mo, it's either admin or pwede din niyo po siyang palitan ng name. And then, new password, confirm password, and then okay. So, lagyan ko muna siya ng password na ABC123. ABC123. Pwede po sa inyo kung anong ilalagay niyo na password. And then, click lang natin, okay? Then, mag-configure lang siya. So, ayun, successfully connected mo siya. Click lang natin ang play. Na po yung real-time viewing ng V380 Smart Flexible Full PTZ camera po natin. So, sa ilalim po, may nakalagay na position, PTZ, screenshot, inversion, hold to talk, record, and then start tayo sa PTZ. Itong PTZ po, ito po, kung gusto nyo pong i-move yung camera position po niya, then click lang po ninyo dito. Or i-long press. Yan. Taas, baba, sa taas. So, next is the screenshot. And then, inversion. Yung inversion naman po, ito po yung time na yung CCTV camera po natin, yung kung gusto nyo pong ilagay po siya sa Kisame po. So, i-click lang nyo po ninyo yung inversion po. And then, yung hold to talk, and then yung record. And then, try ko po i-hold to talk. Hello? Hello? Yan. And then, maririnig na po kung sino po yung nasa area po kung saan po nakalagay yung CCTV po natin. Ito naman po yung speaker po ng CCTV po natin. On lang natin. Yan. Maririnig natin kung ano po yung ingay kung saan po nalagay yung CCTV po natin. So, i-volume ko lang. Hello? Ayan, maririnig na sa phone natin. I-off ko lang. Yun lang po. And then, ibalik lang natin sa main po na ano niya. And then, dito po, pag may another po kayo na V380 po, add nyo lang po dito po sa taas, sa may plus sign. Pag may additional po kayo or may another CCTV camera po tayo. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano po i-connect yung sinasabi ko kanina na AP mode and then station mode. As of now po, itong CCTV po natin, naka-AP mode po siya. Kahit walang internet, makikita po nyo siya yung real-time viewing po niya. So, kung may internet naman po kayo sa bahay, i-change lang po natin into station mode po. And then dito po, may nakalagay dito na settings. Click lang natin. Yan. And then dito po sa settings, may nakalagay na network settings, alarm settings, recording settings, date and time settings, IP configuration, device upgrade. So, click lang po natin ang network settings. Yan. Magkukonfigure lang siya. Yan. Ito po yung sinasabi kong mode po ng CCTV po natin. So, as of now, naka-AP mode po siya. And then, kung may internet naman po kayo, click lang po ninyo yung station mode. Yan. And then, nalabas na po dito sa baba yung internet or wifi name po natin sa bahay or sa office po natin. Click lang po ninyo. Yan. And then, hihingi lang po sila ng internet password po natin. So, click lang ninyo po ninyo and then, confirm nyo lang po sa baba. Balik ko lang. Yan. So that's it. Yan na po ang ating Smart Flexible Full PTZ camera ni V380 po. And thank you and see you soon po sa susunod na video po natin. Bye!